Sa mangga po, sir, kailan tumataas ang presyo ng mangga? Kailan bumabagsak? Ang amin, Mayo. Ano yan, bagsak? Bagsak. Pagka sabi ng August, taas. September, October, yan, taas. Hangga sa Pumasko. Magandang Pumasko. Eh, kaso walang, wala namang supply na noong mga December. Off-season yung mga yan. Eh, meron naman din, ha, kakaunti lang. Kaunti lang. Dahil laban kami sa ulan, eh. Ah, pinabungan nyo pa rin yun. Pag kahit natag-ulan. Pag siyang napalusot namin sa ulan, yeah. Ah, yun talaga aso. Maganda-ganda. Yun talaga asugal, sir. Mm-hmm. Yan. Magkakaroon ng low pressure ng bagyaw, magkakaroon ng ang ulan ay nakatalwa ng araw, hindi pa natila. Yan, talagang. Talagang sugal. Pati tao, ligaw. Giniginaw na ituloy pang spray. Palagay ko si manager mo sanay na rin sa ganitong sitwasyon. Tagal ng... Kasi kung hindi niya tansyado yan, umayaw na siya. Oh, okay. And the fact na tuloy-tuloy siya, ibig sabihin, alam niya pa rin laruin kung kailan makakabawi. Ang mga negosyo, hindi talaga nawawala ng mga challenges. Eh. Yes, sir. Kaya kailangan... Kahit season ka pa, sir. Kahit season negosyante ka pa, no? Kahit na season na negosyante ka. Kaya, lalo't-lalo na sa agriculture. Kaya kailangan laban lang, tuloy-tuloy lang. May mga times na natalo, pero mas lamang naman yung panalo. Mas lamang yung panalo. Kaya basta nakaipon ka ng konti, naitabi mo, okay lang. Kaya may kailangan ka ganun katindi yung pangangailangan sa pag-iipon at pagtatabi. Tama po, tama po. Otherwise, bumaligtad ka once, wala na, hindi ka makakabangon. Yan ang karamihan problema ng mga Filipino farmers na maliliit. Yung maliliit, yun ang problema. Oh. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. At isi itong may nasusingkit sila, oh. Oo. Oh, madaming pang naka, ano. Yan, ano na lang para makompleto lang yung dito. Yes, sir. Yes, sir. Pero nakakahulugan rin, oh. At least dito may naiwan pa. Ayan. Pagkatapos pinupuno, yan ang crates na. Yan po yung crates. Oo. Kaya ang isang crates na umaabot ng mga 22 kilos. Kilos. Average. Eh yon isang kaing 18 kilos lang. Mm. Kaya, ipakita mo aking yung ano, nag-harvest. Bango. Madami dito pa yung nandun. Mas may pag-asa, sir. Ah. Ah, mati, ano, malambot din, sir. May lambot din. Isel yung bag, dalawa. Ay, malaglag. Teka, malaglagan tayo. Pero yung bag, mamaya, ano, hindi ka tulad sa plastic. Ay, ayun, maganda, oh. Yan o, ng ano rin ay binabalot. Opo. Marami rin nalaglag, sir. Marami rin. Oo. Pero at least sa kanya may natira. Pero yun nga ang ano, makikita mo yun, ano, kalat rin, no? Mm-mm. Yun nga, dahil sa ulan, yung init pagkatapos ulan, kaya siya nagganya. Madaling nakiyelo na. Yun, pagka ano nga na yan, tuloy-tuloy na yung paklaklak. Kaya forced to harvest ka na ngayon. Pero nakuha naman niya, sir, yung maturity, no? Nakuha na. Nakuha niya yung maturity. Oo. Nakuha na.
Pero kung hindi sa ulan, lalaki pa siya, madidelay pa. Kaya yon kwenta ko talaga, next week pa eh. Kaya sabi ko nga. Saka inaano ko, dahil sa kaibigan ko, ako ikakasal yung anak niya. Tamang-tama yun. Ano. Eh, hindi naman natin sukat at kalain na aabutin itong akon na bagyo. Yeah. Yung unang-unang bagyo pa na tumama ka agad. Oo, unang-unang bagyo. Saka dito, bihirang-bihirang bagyo. Ang bagyo. Oo. Saka yung unang forecast, hindi rin kasama rito eh. Kaya walang nakanda rito. Ito, sayang yung mga nahuhulog nila. Yung pagkano, nalalamok yun alay. Pero alam pa rin na lang. Punta natin sir yung mga ano? Sige. Yung mga nagsusort. Okay. Ay, malambot. Marami rin mo pala sir. Konti yan sir. Nung ano natin nakaraan, apat na araw yun. Ano? Na nag-harvest sila? 5 days. 4.5 days ang ano, harvest. Makatapos na isipin mo, isang libong kain ang in-expect nga natin. Eh dito, makakaano sila siguro hanggang 80-100 lang. Pero mas konti rin ang puno rito. Mas konti ang puno niya po rito. Mas konti ang puno. Dito, pagka naka-harvest nga kami, yan, mga hindi naman na ano eh, nawawalan yun, nakakakuha ng mga ganun. Hinok na. So, sarap kayo ng ganun. Ano po? Iwala yung hinog. Dati yun, pagka naka-harvest kami yun, hinok. Konti lang. Konti lang. Tamang-tama, pangkain lang. Pangkain lang. Pero ngayon, dahil sa inulan, na parang na-force right. Si ano ba si Ruben? Agribusiness po. Oo. Kaya ngayon, medyo sabi ko para makita yung pamamaraan ng maka-harvest ng mga mangga. Oo. At kung paano niyo sinusort at gaano karami ang timbang. Si Buddy na siguro matatanong na rin. Kumusta sir? Ayos naman lang. Medyo lang nabawasan ng aming manggat, nabagyo ako. Walang magagawa. Paano yun? Lugi? Lugi ako. Oh. Imbis na kikita sana kasi maganda yung bunga. Eh, kaso nadaanan na ang bagyo tayo. Talaw. Talo? Gano'ng kalaki? Hoy. Medyo malaki-laki ang kuwan. At hindi pa naman wala ko ng kwenta ng manager, hindi. Hindi pa. Yung pagka natapos pa, palalakadan ng kwenta niyan. Yan yung malalaman. Gaano kalaki ang nawala. ang pinag-uusapan na dito kung gaano kalaki yung lugi. Yun na ang pinag-uusapan dito. Dahil may konti lang kuwan yun. Tsaka pagkukuha lang ng lugi pagka na kwinta. Pero may bibenta naman ito? Oo, na may bibenta naman ho ng Juan. Kaso lang din, marami hong reject na ko na. Gawin na ko ng sahangin. Medyo ang nabulbog ng Juan. Madami ho kayong kinontrata? Maliban kay Madami ho, madami hong lagay ng Juan.
puro na daanan ng bagyaw. Lahat. Madami ito eh. Ang gandong pa. Kaya kay Sir. Sir Vic. Kasi yung areas niya rito, puro ano eh, itong Rosario. Opo. Rosario San Juan. So, Rosario San Juan, ito yung mga areas niya. Kaya halos siya yung humahawak sa mga karamihan ng mga farm dito. Since tinamaan ng bagyo, sa pulo ang karamihan. Doon tayo walang nagawa. Asa-asa pang marami kaming ma-harvest. Di, ngayon. Wala na kayong hinihiwalay na pang-export ngayon, ano? Oh, wala na. Wala na. Dahil yan, may damage yung gawa ng kahangin. Puro lagi local to. Hihiwalay pa sila para sa mga pang-export. Pero this time, dahil naapektuhan nga nitong bagyo, puro pang local consumptions na lang. Kumusta presyo ngayon ng mga? Maganda sana? Hindi rin? Hindi ho. Hindi rin ho maganda. Baba pa siya. Ah, kasi na-late na rin? Bago yung amin na ako ang yan, tinitingnan pa din nila ng ayos kung may damage siya, kung ano. Murap pa din ho, mababa pa ang presyo. Eh paano yan? Yung susunod na hintay na lang ng next year? Yeah, next year na ulit pa kukunin ang dahon, pagagandahin ulit. Oo. May pampuhunan pa? Hindi. Hindi naman naiiwasan yun. Mangungutang ulit. Ay! Yan ang mahirap! Mangungutang ulit! Ako! Yan lang. E bali, maganda pa rin naman daw mangga next year. Oh, maganda pang mangga next year. Lagi nang ang aming... Pero parang napakaaga naman nung unang bagyo ngayon, sir. Hindi, actually late ang late. Spray ngayon. Ah, late ang spray. Late ang spray. Dati-rati ang pagha-harvest nga namin, Mayo eh. Mm-hmm. Pero ngayon, naka-schedule ng Hunyo, first week ng June. Mm-hmm. Mas late ang ano. Bakit po mas late ngayon? Ay, kami hoy dati nung nag-spray ng Pebrero ay nalabas yung tagsunog ang tawag namin. Ay kami nag-adjust kami. Nagpalipas konti. Pero kung amin sinabayan, sunog din ito. Talagang ano rin. Sa sobrang init. Nasobrahan naman. Natutuyo siya ang bulaklak. Kahit maganda at magaling ang aming gamot, ay sa init naman ang natutuyo ang similya. Wala din yung lalabas na bunga. Sobrang critical yung timing. Yun nga po. Iba-iba din yung kanay. Kaya nga talaga ang mga farmers talagang kailangan protektahan ng gobyerno eh. talagang nagsusugal yung mga ano, mga farmers. Mm-hmm. Eh kung wala nang farmers dito, di kawawa tayo. Wala, kulang yung pagkain nga natin. Lahat sa susunod, mapapansin mo yung mga prutas nga natin ngayon. Mas lamang pa yung mga imported na fruits ngayon kaysa yung mga local. O makikita mo yung mga orange, mansanas, yung mga ano, lahat po oranges, puro mga ano, imported. Samantalang dapat ang ano nga natin, mga chico, atis, mangga, yung mga local fruits ang ano nga natin. Saan niyo po dadalhin ito ngayon, sir? Siguro ano, sa palengke na lang kung titingnan ko sinong... Palengke ng? Sa Riyaya. Aha, dalhin niyo sa bagsakan din? Mm-hmm. Tapos sila na magluluwas sa ano? Sila na ho. Sa Barintawag, Divisoria, sila na. Yan, bahala na sila kung saan nila. Wala ka kunti lang naman. Talagang sa Riyaya lang po kayo nagdadala? Hindi, Divisoria din. Divisoria din. Hindi na ay, kakunti lang si Aya doon na lang. Sa Riyaya na lang. Pag pamay nila pa, talo na. Lalo ka nang matatalo. Trakay. Tinyo, napipitas pa, nakukuha pa lang, yan pa lang. Dala niyo paluwas, truck. Pusin na kayo sa tulugin pa lang. Oo. Nag-i-enjoy ka. Ay. Madalas ba ganito, sir? Madalas kayo nagaganito?
bihira naman na yung nalulugi sa mangga. Pagka madami naman no ang bungay, bihira namang nalulugi. Oo. Depende so rin dapat sa... ito dapat hindi ka malulugi ngayon. Oo. Kaso bagyo lang kalaban namin yan. Bagyo talaga. Dere mo ano na lang no? Dalawang linggo lang. Dalawang linggo na lang pagitan. Yung dalawang linggo, pagka na-delay yung si Agon ng dalawang linggo, wala na. Tapos na ang harvest dito. Tapos na, harvest na. Pagka nabagyo ang mangga, yan, pagagandahin pa namin ang dahon bago pa siya uli isprayhan. May spray ka din pang paganda ng dahon? Meron na. Pagka misal nagkukultar, may pang paganda. Yung mabilis yung papalit ng dahon. Yung tatalbos siya. Oh. Tawag namin magpuputat, magpapalit ng dahon. Oo. No. Siya, paggulang na. Kondisyon. Paggulang nun, yun ang spray yan. Pero pagkaganta, parang nahirapan. Kahit taraman ninyo, parang lungkutay. Oo. Ikalun yung paggaganda yung dahon nito? Ay, kukuha na yan. Magtatalbos. Kusa. Magtatalbos yan. Hindi ka naman naiyak. Hindi, ako na may manager pa ko. Kusa ko yan, ako lang. Eh si manager mo, mga malamang umiiyak. Tuloy pa rin ang laban. Yan ang lesson natin for today. Tuloy ang laban. Sa ano sir, sa chicken mas predictable no, walang ganito no. Hindi rin natin masasabi pero tulad sa bang lakas na. Itong dalawang linggo na ito, ang itlog tumaas ng halos 20 pesos isang tray. Maganda yun, sir. Oo. Nung mga nakaraan, nung bumisita kayo sa farm, medyo mababa. Pero ngayon, tumaas ng 20 pesos. Oh, malaki yun, sir. Malaking 20. Bagay yun. Malaking bagay. Mm. Oh. Pambawi rin. Kahit pa paano. Ganun, may seasons. Kaya nga, yung minsan, sabi ko nga, yung market, hindi mo maano. Mm. Kahit kami, nagtatalo, pati mga biyahero, sabi nga namin, ano bang dahilan at biglang lumakas? Ano daw? Sabi nga nila, baka maratal sa maraming fiesta. Ang fiesta naman palaging nasa taon-taon. Mayo. Oh. Taon-taon nasa Mayo. Pero pagdating ng Mayo, yun ang palaging pinakatumal na buwan. Ngayon lang. Na tumaas na Mayo. Iba na yun. April, kawawang kawawa. Itong Mayo, medyo kalagitnaan ng Mayo, biglang umangat. Pero ano sir sa tingin mo ang reason? Yung sarili mo, analysis lang. Palagay ko dahil sa yun nga init ng panahon, naapektuhan yung productions. Yung production. Dahil pagka mababa yung productions, yung ibang farm, pakiramdam nga nila, talo na sila. Ikakal na nila. Kaya pagkakal nga nun, nabawasan yung layers. Yung numbers. Oo. So, magkakaroon ng shortage ngayon sa supply. Dami ng farm, kung ikaw nakal ka, siya nakal, hindi naman kayo nakusap pero sa dami nga nun, kaya malaking kabawasan. Palagay ko yun ang dahilan. Yun ang dahilan. Wala sir, walang monitoring talaga, no? Let's say, ang gobyerno, may monitoring ba para nararanasan yung walang supply? Ang gobyerno, hinahayaan sa privado, mga privado farmers. Privado talaga. Yung mga farmers naman, mayroong mga associations naman, kailang hindi rin kayang masabi na accurately na unang-una, wala naman maaring pwedeng pumasok sa farm ng walang pahintulot dahil sa biosecurity. Kaya yun, kanya-kanyang... Kaya hindi na mo-monitor. Hindi na mo-monitor. Sa mangga po, sir, kailan tumataas ang presyo ng mangga? Kailan bumabagsak? Ang aming Mayo... Ano yan? Bagsak? Bagsak. Pagkasabit ng August, taas. September, October, yan, taas. Panggasap, pumasko. Magandang pumasko. Kaso wala namang supply na noong mga December. Off-season yung mga yan. Meron naman din, ha? Kakaunti lang. Kaunti lang. Dahil laban kami sa ulan. Pinabungan nyo pa rin yun. Sa ulan.
Pag kahit natag-ulan. Tulis yung napalusot namin sa ulan. Yeah. Ah, yun talaga ang sugal. Yun talaga ang sugal, sir. Mm-hmm. Yan. Magkakaroon ng low pressure ng bagyo, magkakaroon ng ang ulan ay nakatalwa ng araw, hindi pa natila. Yan, ganun. Talagang sugal. Pati tao, ligaw. Giniginaw na ituloy pang spray. Palagay ko si manager mo sanay na rin sa ganitong sitwasyon. Kasi kung hindi niya tansyado yan, umayaw na siya. The fact na tuloy-tuloy siya, ibig sabihin, alam niya pa rin laruin kung kailan makakabawi. Ang mga negosyo, hindi talaga nawawala ng mga challenges. Eh. Yes, sir. Kaya kailangan... Kahit season ka pa, sir. Negosyante ka pa, no? Kahit na season na negosyante ka. Kaya, lalo't-lalo na sa agriculture. Kaya kailangan laban lang, tuloy-tuloy lang. May mga times na natalo, pero mas lamang naman yung panalo. Mas lamang yung panalo. Kaya basta nakaipon ka ng konti, naitabi mo, okay lang. Kaya kailangan ka ganun katindi yung pangangailangan sa pag-iipon at pagtatabi. Tama po, tama po. Otherwise, bumaligtad ka once, wala na, hindi ka makakabangon. Yan ang karamihang problema ng mga Filipino farmers na maliliit. Yung maliliit, yun ang problema. Paalam na ako. Ah, yes sir. Muna na kayo sir. Maya-maya lang din sir, alis na rin po kami. Matito na muna si ano. Apa? Si Will. Apa? Ayan. Sir, Sir Vic, huling ano lang sir, ano ulit ang mensahe mo dun sa mga audience natin. Ibang experience ulit ito na napakita mo yung egg layer. Maganda. Sabi mo nga, tumaas ang presyo. Dito ka baliktad naman dito sa mangga. Yun ang palagi kong sinasabi sa agribusiness. Hindi predictable palagi. Mm. Kaya kailangan, ang importante, nakapag-impok tayo sa mga panahon na tulad ngayon, nangyari. Mm-hmm. Pero laban-laban pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy. At lamang pa naman yun taon na panalo kaysa yung paminsan-minsan na matatalo. Sir, maraming salamat po. Salamat din at iba ang naging topics natin ngayon. Sir, gusto, interesado rin ako sir sa mga ano mo, kalapati mo. Sige. Yun talaga ang magaling na magaling si sir. Hindi naman. Opo, sige. Salamat po sir. Ingat po kayo. Sige. Opo. Ano sa YouTube sa iyo? Agribusiness po. So ito kuya, maganda po, magiging maganda pa to. Sir, anong pangalan mo? Ruel. Solis. Ayan. So ito magaganda pa to. Maayos pa. Oh. O posibleng magbago rin ang quality niyan. Pero yan na ho, ayos na ho. Ayos na yan. Na-sort na maayos. Ito, hindi, yun niya lang ang aming medyo tawag namin, damog. May malambot. Dahil siya ay naipaghampasan ng hangin. Oh. Tawag namin na wala ng hangin. Yun lang talaga ang maganda. Bumagsak. Yeah. Kakonte. Ako konte. Tinyo, kakonte lang yan. Kung iluluwas pa yan. Talo na. Ayan, si Sir Ruel, hindi kagandahan ang resulta ng pagmamangga. 2 weeks no? 2 weeks na lang. Harvest na. Wala na unahan pa ni... Hindi mo rin, nung 2 weeks na yun, hindi mo rin pwedeng i-harvest yan kasi bitin sa araw. O pwede na rin. Pwede na rin nun siya, kaso lang may inunang mas una kaysa kanyang... Kailangan harvest yan. Kaya doon kayo nag-harvest. Hindi naman namin... Ito anong lasa nito? Medyo may matamis-tamis. Merong makulasim ang tawag namin. Makulasim? Oo. Hindi siya sulit na tamis na... Medyo siya ay lamog pang iba. Ito, masarap to. Yung matigas. Yeah. Matigas sira ngayon yung wala. Huwag yung
malambot. Baka may laman na. Try natin. So ito ay hindi to nahinog sa puno na normal. Kumakain ka pa ba ng dessert? Kumakain pa. Na pagkasobra din eh. Maasim. Yan. Maasim. Ibig sabihin hindi pa dapat hinog to. Pero ito sir, may hinog pa yan na maayos. Mayroon kakalburuhan ng iba. Pero pag kinalburo, hindi na siya masarap, di ba? Hindi siya laya agad na bigla ang kanya. Lahat ni hinog. Madami yung kinal, sir. Dick, di ba? Madami doon sa kabila. Madami sa kabila. Puno. Pero wala kang na-harvest. Wala. Sampu lang. Sampung kain lang? Yan. Yeah. Ang itinira ni Agdown. Ano na hanakamay. So kahit gusto niyong harvest ito noon, wala rin. Kasi meron kayong priority na kailangan harvest. Mm. Dahil kuha ng buro ng aming manager, unay-una. Parang sakripisyo na ito. Hindi na rin tayo magtatagal. No? Sir, salamat po. Sana ano, magkita tayo ulit pag yung ano, yung susunod na ano, yung maraming bunga. No? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.